Hello mga kanuslin! Welcome back po sa aking channel. I'm Ronelson. At ngayon po ituturo ko naman sa inyo kung paano nga ba gumawa ng intro gamit ang KineMaster. 1, 2, 3, come on! Yan po yung output ng video intro. Kung hindi ka pa marunong gumawa ng intro para sa mga video mo, huwag kang mag-alala, huwag kayong mag-alala dahil ang video ito ay para sa inyo. So before that mga kanuslin, don't forget to subscribe my YouTube channel for more updates and videos. So ano pang hinihintay natin mga kanuslin? Let's do this! Yo! What's up mga kanuslin? So ngayon, andito na tayo sa ating tutorial. Paano nga ba gumawa ng intro gamit ang KineMaster? Or how to make intro using KineMaster? Punta lamang tayo sa bilog na to. Tap natin siya. Then, after that, makikita natin yung select aspect ratio. So, pupunta tayo dito sa 16:9 kasi yan yung kinakailangan nating sukat. So, tap natin yan. So, yun, dinala niya na tayo sa workstation ni KineMaster. So, paano tayo maglagay ng background or picture natin? Make sure lang, pag gumawa kayo ng intro, dapat may mga nakasave na kayo na picture or background na pwede nyo gamitin para hindi na kayo mahirapan. Punta tayo sa media. Tap natin siya. Yun, dinala niya ako sa gallery natin. So, punta ako sa download kasi may nakasave akong background na pwedeng gamitin dito. So, pili ako ng isa. Then, okay. Yun, mayroon akong background na pwede kong gamitin. Yun. So, ngayon, lalagyan natin siya ng design. Depende sa inyo kung anong pwedeng gawin nyo o pwedeng ilagay nyo yung design kasi intro nyo naman yan. Kayo yung nakakaalam. Kayo yung magpapaganda ng intro nyo. So, ako, papakita ko lang kung paano gumawa ng intro. So, maglalagay ako ng design. Punta ako ng layer, then handwriting. Lagyan natin ng design. So, yun. Yun, okay. Yun, may design na ako mga kanuslin. Ngayon, lalagyan ko ng effect yun. O di kaya blink, blink, blink para mas maganda. Ito. Flicker. Para buhay naman yung nilagay nating design. Tapos, maglagay pa tayo ng ibang design. Punta lang tayo ng layer, then another design, punta sa download, yun, then i-crop lang natin siya, punta tayo ng mask, okay natin si mask, open natin, then shape, pili kayo ng gusto nyong ilagay dyan, bilog, square, triangle, so tayo naman, lagay ko dito yung circle, yan. So ito, pinapakita ko lang mga kanuslin para may idea kayo at nagbibigay na ako ng tips kung paano nga ba gawin yung mga simpleng intro lang. Ito simpleng intro lang ito mga kanuslin, hindi ito yung magandang intro na. So ito, tutorial lamang kung paano gumawa ng intro. Disclaimer lang tayo ha, hindi ako ganun kabiyasa, hindi ko ganun kagaling sa paggawa ng intro. So lagyan natin ng picture to para mas maging maganda. Lagyan ng picture natin. So, kayong bahala kung paano nyo pagandahin ng intro nyo mga kanuslin. So, crop ko lang to. Depende sa inyo mga kanuslin kung anong design yung ilalagay nyo. Then, lagyan natin ng text. Lagyan natin ng letters. Kung wari, pangalan ng YouTube channel natin. So, ilagay ko yung YouTube channel ko, Noslinor TV. So, punta tayo ng text. Noslinor TV. Yun, Noslinor TV. Pwede natin palitan ng font. Yun, marami namang pwedeng pagpili ang font dito mga kanuslin. Ito, napili ko. Okay natin. So, yun, napalitan ko na ng font. Pwede rin natin palitan ng kulay kung gusto ko anong gustong kulay na ilagay nyo. Yun. Yun. Then, maglagay pa tayo ng text. Lagyan ko pa.
random videos and vlogs. Pwede rin natin palitan ng text kung anong gusto nyong design ng letters. Papalitan natin ng text. So, itong Ligotic. So, yun nga mga kanuslin, depende sa inyo kung paano nyo gawin yung intro nyo. Basta pagandahin nyo lang at pagandahin. Pwede natin palitan ng kulay. Red. Yan. Pwede rin natin palitan ng, o pwede natin lagyan ng shadow. Yun, lagyan natin ng shadow. Ito. Red or white. Yun. Yun, Noslinor TV random videos and vlogs. Kayong bahala maglagay ng design, ng effects. Pwede nyo rin lagyan ng mga subscribe dyan. Pwede nyo rin lagyan ng like dyan. Kayong bahala kung anong gusto nyo yung design. So, yun ang mga halos din nakikita natin. Mayroon pa tayong pwedeng gawin dyan. Hanggat may kakaganda yung intro natin, pagandahin pa natin. Pero yung ginagawa natin, yung mga basic lang to ha, na intro. Yung mga madaling gawin. So, lagyan natin siya ng in animation. Yun, in animation. Pwedeng pop. Yun. Yun. Play natin. Yun. Then. Pwede natin siyang lagyan ng flicker, yung nagbe-blink-blink siya. Ito. Overall animation, yun. Flicker. Isa pa. Yun. Pwede natin. Yun o, mga kanuslin, pag tinignan nyo yun, nagbe-blink-blink siya. Tapos, lagyan natin siya ng out animation para mas maganda siya. Out animation. Yan. Out animation. So, yun nga mga kanuslin, depende sa inyo kung paano nyo siya pagandahin. So, ito yung ginagawa ko. Sample lang to. So, ito, tingnan natin. So, yun. So ngayon, lalagyan natin siya ng music background para mas maging maganda yung intro natin. Diba? So, paano maglagay ng music? Punta tayo kay audio na to. Tap natin siya. Then, may mga nakasave tayong music na pwede natin gamitin as music background. So, dito tayo kukuha ng music sa kay Kain Master mismo. So, pipili tayo dito. Yun. Ito. Pili natin ito. Pili tayo ng isa. Then, okay. Ngayon, pakinggan natin siya. 1, 2, 3, come on! Sundan nyo lamang to yung ginawa ko para makakuha kayo ng tips, makakuha din kayo ng idea. Pero kayo pa rin yung masusunod kasi kayo yung gumagawa ng design nyo sa magiging intro nyo. So, pinakita ko lang kung paano siya gawin.
So, ito na yung nagawa kong intro. O yan mga kanuslin, madali lang gawin, di ba? O ayan mga kanuslin, ganyan lamang kadali gumawa ng basic intro para sa mga video natin. Sana mayroon kayong natutunan sa video ito. At sa mga nagpapa-shoutout pala, shoutout to Mikaylin at kay Sia Mendoza. So, ito sila mga kanuslin. Maraming salamat sa inyo guys sa panonood ng mga video ko. Mga kanuslin, support natin sila para mag-grow din yung mga YouTube channel nila. Thank you so much for watching mga kanuslin. I hope you like it. At kung gusto nyo pong ma-update sa mga bagong videos ko, don't forget to subscribe my YouTube channel and hit the bell button for more videos update. God bless all.